meron din po tayong napansin na kakaiba. At noong nakaraang hearing po, kaya hindi na po ako nakapagsalita dahil naubos po ang oras natin. And at the same time, hinahanap po natin yung representative ng Beachen Awards. Eh para tayong mga tanga na naghahanap, yung pala, andito lamang po sila. Ma'am Narisa Santiago, andito po kayo, ang ating pong chairperson. Hinahanap po namin kayo noon. And andito lang po pala kayo, hindi kayo nagsasalita. Ba't ba nanahimik kayo noon nung hinahanap po namin yung representative ng BAC? Eh para bang nananahimik kayo? Bakit po ba? Good morning, Mr. Chair. Good morning po, Your Honors. Ang natatandaan ko po kasi ang question po nun is yung pagpo-post sa website. Yun po kasing back hindi po, hinahanap po namin kung sino po yung representative ng Beads and Awards. The exact question was, sino yung members ng Beads and Awards? Yes. Oh. At nagulat po kami, Ms. Santiago, na kayo na pala po yung mismong chairperson. Eh nananahimik kayo. Ang tanong ko lang ho, bakit po kayo nananahimik? Eh kayo po yung hinahanap namin. Hinahanap nga lang namin, representative lang eh. Pero yung chairperson, andito po pala. Ba't po kayo nanahimik nun? Pasensya na po. I apologize po. Hindi ko po na... Hindi po kayo nakikinig? Hindi ko po na... Ganun po ba? Alam niyo, Mr. Chairman. Honorable Fernandez, if I may ask lang, ma'am, actuarial po kayo, di ba? Yes po. Opo. Kayo po yung head ng actuary ng PhilHealth. Ah, yes po. Marami po kayong trabaho sa ginagawa dyan. Isang departamento po yan. Yes po. Bakit po kayo napunta sa BAC? Para sa IT? Lahat po kasi ng SVP position, sila kami po yung head ng Bids and Awards Committee. Hindi po yung sa Secretariat, but yung sa BAC. So, hati-hati po kasi yung BAC ng goods and services, IT, infrastructure, consulting po. So, maring ang SVP, let's say si Dr. Pargas, pwede siya maging head ng BAC pag bibili ng mga office supplies? Yep, yes po. Siya po ang head ng goods and services. Anyway, sige, go ahead, Honorable Fernandez. Kaya nga kasi nung nanahimik si Ma'am, alam mo, Chairman, di ba kapag tayo nanliligaw ng babae, kapag sinabi mong, I love you, tapos hindi nagsasalita, yung guilty yun. Kasi ibig sabihin mo, yes. Di ba? Dito sa investigasyon natin, kapag hindi ka nagsalita, ibig sabihin, guilty ka. Di ba? Ma'am Narisa Santiago, meron po ba kayo natatandaan na noong 2018 na October, kasi siguro naman pinakinggan niyo yung hearing natin no, about dun sa purchase po ninyo nung tinatawag po nating desktop and laptops, ano, na 6.9 million ang pinarchase po ninyo. Kayo po nakapirma at ang members ng BAC. At sinasabi ng batas under GAA 2018 na bawal sa Section 23 dahil yun dapat binibili natin sa PSDBM. Di ba? At doon, pag bumili ka doon, mura. Sa inyo, binili nyo 62,000 eh. Eh sa PSDBM, 39,000 lamang. So, aware kayo sa pagpaprocure nyo na bawal? So, yung pagpaprocure nyo, hindi lang sobra, Mr. Chairman. Mali. May technical malversation under Article 220 ng Revised Penal Code. Aware ba kayo dito na mali ang ginawa ninyo, Ma'am Narisa Santiago? Noon pong... Hindi po. Ano na lang po? Mali po ba yung ginawa nyo o hindi? Alam ko rin po na pagka-available siya sa PSDBM, then we are... Alam niyo na po na pwedeng i-purchase sa PSDBM, pero binili pa rin po ninyo sa 62,000. 111 units to, Mr. Chairman. 111 units, 62,000 each. Eh doon sa PSDBM, 39,000 lang. So, anong reason nyo? Bakit nyo pinarchase? Eh, bawal. Pwede po sigurong i-revisit yung specifications. Hindi natin pwede revisit ito kasi na-purchase nyo na po eh. Na consummated na po. O meron ho kayong... Ang point mo, Honorable Fernandez, pareho na specification. PhilHealth at PSDBM. Ang diferensya ng presyo, 62,000 sa inyo, 39,000 sa DBM. Yes, correct, Mr. Chairman. Kaya nga tinatanong ko siya kung tama ba yung ginawa nila. Tama po ba o mali?
Yes or no lang po. Kasi hindi nyo naman pwede explain to kasi na-procure nyo na eh. Nakuha nyo na yung mga desktops eh. Nabili nyo na, nabayaran nyo na, pero sinasabi ng batas, Section 23 ng 2018 sa GAA, hindi kayo pwede bumili. Kasi meron tayong available sa PSDBM. Tama po ba o mali yung pagkaka-purchase nyo? Tama po yung ruling na ano, basta nasa PSDBM po, doon po dapat bibilhin. So mali po. Okay. Meron po bang nag-certify? O meron bang nagsabi sa inyo na tama to? Ito ba yung dinala nyo po sa legal? Ito po ba ay pinasok nyo po na muna sa inyong department ng legal para malaman kung tama o mali yung gagawin yung procurement. Nanggaling po ba to sa legal, humingi kayo ng certification? Kasi nga, syempre legal, alam nila yan na bawal ba yan o hindi. Kasi may pakikita po akong certification dito, no? Ayop, nandiyan po si Attorney Del Rosario. Andiyan po ba si Attorney Del Rosario? Nasa Zoom po natin siya. Kasi pakita lang po natin to, no? Tanungin lang po natin si Attorney Del Rosario. Attorney Del Rosario is recognized. Good afternoon. Good morning, Mr. Chair. Your Honors, magandang umaga po. Magandang umaga po, Honorable Fernandez. Good morning, Attorney Del Rosario. Yes, sir. At, kumusta naman ang iyong bakasyon? Ito, sir. Still attending the different hearings. Nagpapahinga po to recuperate from my illnesses. Okay, sana nasa magandang kakalagayan. Attorney Del Rosario, natatanda mo ba? Maraming salamat po. Certification na in-issue mo about the desktop na binili niyo noong 2018 at ng in-release to at na-deliver sa inyo noong 2019 na tinadhana ng batas sa bawal pero binili niyo pa rin. Tanda mo ba to? Ayan, pakikita ko sa iyo yung certification na in-issue mo. Yes, sir. The certification... Tingnan mo muna yung attorney, okay. Para at least baka ma-remind ka na ito ay pinirmahan mo mismo na sinesertify mo na ito ay nag-undergo ng appropriate evaluation. Yan, attorney. So, natatandaan mo to? Actually, sir, that is not my signature. No, the internal legal department senior manager signed in my behalf. Signature tong... Naka-form nito si Rogelio Pocolan. Yes, sir. So, hindi. Masabi ko lang, Mr. Chair, that the review of the legal sector pertains to the whether the bidding conformed to the provisions of the Procurement Act. And the format, actually, of the contract is being reviewed din po ng Office of the Government. Okay, so kung hindi ka nakapirma dito si Attorney Pocolan, pero sa contract between PhilHealth saka sa Masangkay Computer Center, nakapirma ka, Attorney Del Rosario. Ayan. Yes, sir. Nakapirma si Jovita Haragona, si Villasin, ikaw, si Basa, si Kilap, si Roy Pereira, lahat kayo nakapirma dito. Na ibig sabihin, inaallow nyo yung pagbili noong 6.9 million 111 units for 62,000 each. Tama ba 'yon o mali, attorney? Yes, sir. I think I signed as one of the witnesses sa contract. But the legal sector, sir, does not review the budget or amount. Pero of being the legal head ng PhilHealth, Attorney Del Rosario, dapat alam mo yung mga existing na batas na sinasabi ng 2018 GAA, Section 23, bawal ang bumili ng desktop saka laptop dahil to dapat bibilin sa PSDBM. Pero binili nyo pa rin, pinirmahan nyo pa rin yung kontrata. Bakit? Mr. Attorney Del Rosario, bakit? I have to review that, sir. No, I don't remember the details of that contract. But based on RA 9184, it is the Bids and Awards Committee that is accountable in ensuring the compliance of a particular procurement procedure in the conformity to all laws and to the procurement. Attorney Del Rosario, hindi nga kayo compliant eh, dahil sa Republic Act 9184, Annex C, no? Sinasabi doon
dapat kapag nagpo-procure kayo, ang maximum allowable period of time for procurement is what, only 136 days. Pero dito sa kontrata nyo, Mr. Chairman, una inabot kayo ng 240 days. Mula sa pre-bid, sa advertisement, sa notice of award, saka notice to proceed, ha? Dapat 136 days lamang. Yan ang sinasabi ng Republic Act 9184. Pero sumobra kayo. Notice of award, 240 days. That is violation, Attorney Del Rosario. Aside sa violation nyo, sa Republic Act ng GAA 2018, Section 23, binayolate din nyo yung Republic Act 9184. At pumirma kayo sa kontrata para i-release itong mga desktop na pinagbabawal ninyong bilhin. Bakit, Attorney? I will need to review the details of that, Mr. Chairman. Hindi na mare-review to kasi nga ano na eh, na-procure nyo na ito eh. Nagawa nyo na yung pagkakamali. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kahit bawal, binibili ninyo, para kayong merong kinikilingan. Attorney Del Rosario, ikaw ay Region 1 Director. Tanda, nung 2015, tama po ba yon? August of 2015, yes, that's correct. 2015, okay. May natatandaan ka ba na may pinirmahan ka na pag-approve ng procurement ng desktop uli, same supplier, noong 2015, 1.2 million noong July 30, 2015. Ikaw ang pumirma dito. Yan, attorney. Natatandaan mo ba yung... natatandaan mo ba yan? It appears to be my signature, Mr. Chairman. But okay. I don't remember exactly the... Okay. That is back resolution, para ma-remind kita. Back resolution number 35, series 2015. At inaallow nyo na bumili ng 1.2 million desktop at ang nanalong supplier ay same doon sa inaprubahan nyo na bawal yung masangkay. At ang masama dito, Mr. Chairman, yung pinagbigyan nyo ng proyekto according sa PhilHealth, sa inyo mismo, under blacklisting order number 01-2015, blacklisted sila mula June 30, 2015 to June 29, 2016. Pero noong July 30, 2015, binigay nyo yung kontrata at inaprubahan nyo yung pagbili ng desktop. Bakit, Attorney Del Rosario? Blacklisted na. Tapos binigyan nyo pa rin ng proyekto. Bakit po? I don't remember that, Your Honor, and I'm not aware that that particular supplier is blacklisted. Who issued the blacklisting? Being a lawyer, due diligence, no? Siyempre, kapag abogado ka, siyempre, check mo lahat ng mga legality ng inyong pipirmahang mga dokumento. Ako nga, hindi nga ako abogado eh. Nung mayor ako eh, talagang bawat lahat sa kontrata, tinitignan ko kung sila ba ay disqualified, sila ba ay blacklisted. Honorable Fernandez, mabilis na singit lang ho. Ma'am, yan po yung binabanggit ni Deputy Speaker Fernandez. Dapat sa back, kung blacklisted po yan, bakit nyo pinabayaan makapag-bid? Totoo, Mr. Chairman. Sino tinatanong niya? Mr. Okay. Chair, ginawa po yata to sa region, so hindi po sa central office. Sa central office. Yes, but kahit yes, correct. Ginawa ito sa region, pero you have the command responsibility sa national dahil kayo nag-i-issue ng mga blacklisted companies. Galing yan sa national. Dapat alam din ng national to. But at any rate, Mr. Chairman... No. Okay. Deputy Speaker Fernandez, just to emphasize yung point mo, ang ibig sabihin, blacklisted ka sa national, pwede ka mag-bid sa ARM? No, Mr. Chairman, as a matter of fact... Region 1? Hindi, di ba? Correct, hindi. Dapat buong Pilipinas, at ang nakalagay dito sa inyo pong order, they cannot transact sa lahat ng government agencies, Mr. Chairman. No... Mr. Chairman, alam mo, parang
Balik tayo kay Attorney Del Rosario. Attorney Del Rosario, ano pong masasabing yun? I think I have to look into the documents. Kailan po naging effect yung blacklisting at whether that particular procurement activity has already been ongoing from the blacklisting. So I don't remember the details of that, Your Honor. Okay, Attorney Del Rosario, no? Kasi ang nakakamahiwaga sa akin dito, Mr. Chairman, itong the same group ng supplier, yung Masangkay Computer Center, na noong 2018 to 2019, pinagbabawal na ng batas na bumili ng desktop. Bumili ka pa rin doon, Attorney Del Rosario. At doon noong 2015, nung ikaw ang Region 1 Director, itong the same company, ha, na blacklisted, binigyan mo pa rin ng project. At as a matter of fact, Mr. Chairman, kahit noong 2017, meron din silang project, bali pa rin yung kanilang maximum allowable time para sa pagbili ng mga goods. Sumusobra pa rin sila sa araw. Para meron silang pattern, Mr. Chairman, no? From Region 1, si Attorney Del Rosario, inaakay niya yung Masangkay sa hanggang sa national, bawal na bumili, bumili pa rin sila. That is not a fair statement, Mr. Chairman. Lagi kayong sandali, tayong inaakay. Attorney Del Rosario. Just a quick Honorable Del Rosario, may mga dokumento si Congressman Fernandez eh. Yes, sir. So, palagay ko hindi naman unfair factual yung pinapakita niya. Kaya nga tinatanong niya yung back at tinatanong kanya para mailinaw tong punto to. Pero may mga dokumento siyang pinapakita. Oh, thank you, Mr. Chair. But the insinuation na inakay ko po yung provider is not fair, no? Dahil una, the procurement process, ang determination niyan ay sa Bids and Awards Committee and sa end user. The role of legal there is to review whether the process conformed with the procurement provisions in RA 9184, no? So it's not fair. Tama, Mr. Chairman, Attorney Del Rosario. Dapat nga talaga tinitingnan nila lahat ng evaluation. At ikaw nga yung nag-certify pa nga eh. Doon sa pagbili ng laptop. Hindi nga ako, sir. Diba? Okay. It was not my signature. It was not your signature, but coming from your legal department. It was processed by the internal legal department. Sandali muna, Attorney Del Rosario. Tanungin muna natin si yung nakapirma ditong isa, si sandali. Si Pukatan. Attorney Pukalan is recognized. Pukalan, Attorney Pukalan. Sige, tatanungin kita. Okay. Klaro lang. Attorney Del Rosario, nakikinig ka rin, ano? Okay. Yes, hindi sabihin na hindi ikaw ang nakapirma kung ang galing sa department mo is you do not have command responsibility. But being fair, I understand. Attorney Pukulan, kindly reply. Attorney Pukulan, ito yung dokumento na nagse-certify na sinasabi, kahit sabi bawal sa batas bumili, dapat bumili kayo sa PSDBM. Sinisertify dito na lahat nag-undergo sa appropriate evaluation and upon review of the specific provision, no legal impediment for the final execution. Ikaw ang pumirma. So, ikaw ba humingi ng authority kay Attorney Del Rosario? Mr. Chair, good morning. We have a CPO on the who will be the OIC in case Attorney Del Rosario is on leave or on official travel, no? So, ako po ang next in rank sa kanya in case meron po nasa on leave po siya or nasa official travel. During that time, na pinirmahan mo to on behalf of Attorney Del Rosario? Yes, sir. I only sign in behalf of Attorney Del Rosario, of course, with his pinirmahan mo to on behalf of Attorney Del Rosario? Yes, Your Honor. But I would like to clarify, sir, no? Sige, go ahead. When the document is endorsed to the Internal Legal Department for review of the contract, we always require duly signed back resolution from the concerned back because that is the only assurance. Attorney Pukulan, sandali muna. Okay tayo doon sa lahat ng procedure kapag nagbibid tayo, pag nag-aano tayo, nagpo-procure tayo. In the first place,
hindi ito pwedeng mag-undergo ng process dahil mali na. Dahil sinasabi ng GAA 2018, Section 23, bawal kayong bumili ng desktop and laptops. Kaya sabihin mo kung ano man yung klase ng procurement na ginagawa nyo, hindi na pwede magproseso. Sir, dahil the first place, was, bawal nga. Sir, but that was already approved by the concerned BAC, validated by the TWG of the BAC. Hindi nyo ba alam yung batas na GAA 2018, okay. Section 23, hindi nyo alam? Sir, are we... Are you aware of that? Yes or no? We are, I think, aware of RA. Attorney Pukalan, yes, sir. Ang question dito kasi, yung PSDBM, sinertify mo pa. Pero lumalabas nga, mas mura yung PSDBM. So yung certification mo, based dun sa recommendation ng BAC. But yes, sir. Ang sinasabi ni Honorable Fernandez, mali nga. Kasi kung chinek nyo lang yung PSDBM at chinek nyo yung presyo na to, makikita mo kagad yung conflict na mas mababa ang PSDBM. Sir, but that obligation is should have been performed by the BAC, because under the procurement law, the BAC itself is duty as a lawyer, as a lawyer to ensure, okay, attorney ko lang, as a lawyer, nilagay mo yung pirma mo doon. So pabayaan na natin yung kasong yan, pero sinasabi ko sa iyo, pumirma ka and you take responsibility based on the recommendation of BAC. Pag nag-file ng kaso, you cannot just point to the BAC, because you certified the actions of the BAC. So yun na lang po siguro. Tama, okay. Mr. Chairman. At least, okay. Mr. Chairman. At any rate, moving forward tayo, at alam naman natin na mali na yung ginawa nila, at nagpapalusot pa sila.